So yun, hello guys, nandito na naman kayo sa aking YouTube channel at syempre, panibagong araw pero walang katarantaduhan ngayon. Whew. Tagal na din di ako nakapag-vlog. Siguro mga 10 buwan na. Hindi ko alam kasi kung anong gagawin ko eh. Parang burado na lahat ng pangarap ko eh. Basta alam ko lang, gusto kong i-detail tong araw na to. Kasi parte to ng buhay ko. Wala akong pake kung manunod kayo sa vlog ko o hindi kayo manunod. Basta para sa akin, parte to ng buhay ko. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo to. Ang lungkot-lungkot ko ngayon. Siguro sa isang dahilan na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Nakakapagod. Ngayon na ako naging ganito. Dati kasi alam ko sa sarili ko na masarap na enjoyin yung buhay. Naka merong ice cream. Bili nga muna ako saglit. Teka lang ah. Nakabili na ako ng ice cream. Tara kain tayo. Magkukwento lang ako tungkol sa buhay ko ngayon. Kasi problemadong problemado ako ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi meron akong taong isang pinangakuan. Hindi ko alam kung marirelate kayo dito sa mga lalaki dyan. Hindi ko alam kung marirelate kayo. Pangalawang beses na ako namahal, sa totoo lang. Merong isang babae na nagmahal sa akin pero iniwan ko siya. Hindi siya yung iwan sa akin. Pero ngayon pangalawa na nagmahal ako ulit. Teka, kain muna ako. Iniisip ko na ako ngayon pero nag-ice cream ako. Merong isang babae na nagmahal ako ulit. Naging totoo ako. Pinangakuan ko siya ko kasi siya na papasahin ko siya. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit di ko magawa. Baka naging ano lang ako, masyado lang akong madamdamin. Dinibdib ko lahat 'yon. Pinangakuan ko siya na papasahin ko siya. Lahat ibibigay ko para lang mapasaya siya. Pero di ko magawa 'yon. Hindi ko alam. Kakapagod. Okay lang naman magmahal, di ba? Hindi naman ako nakakasakit. Pero nagigilty lang ako kasi pinangakuan ko yung isang tao na mamahalin ko pero di ko maparamdam yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi ako magsasalita kung sino siya. Alam niya kung sino siya. Sana din, ano, maging masaya ka na. Mahal na mahal kita. Tanda mo yan. Tumukon to, di bagay sa'yo to. Pero kung ibabagay mo to, sigurado ibibigay niya lahat sa'yo. Yun yung sabi ko sa kanya. Kain muna ako ah. Baka meron may libre dyan. Sa ano lang, kahit corneto lang, pwede na. May sakit ako ngayon. Ipilit ko lang yung sarili ko kumain ng mga gusto ko. Kasi kapag ako nagkasakit, gusto ko lahat ng kinakain ko, gusto ko. Yun yung nagpapagaling sa akin, yung mga kinakain ko, yung mga gusto kong kainin. Kaya yun, kahit sinisipon ako, nag-ice cream ako. Tagal na din di ako nag-vlog, di na ako sanay. Di na ako masyadong tumatawa, di na rin ako nagpapatawa. Di ko alam. Nakakapagod. Ilang araw na din ako umiiyak. Nakakapagod magmahal. Ba't pa kasi sa pangalawang pagkakataon na nagmahal ako, ba't pa ako nasasaktan? Minsan talaga sa pagbablog darating yung ganun eh. Pero kung hindi mo ibubuhos yung ganun na sitwasyon mo, hindi mo sasabihin na hindi mo sasabihin sa ibang tao. Hindi mo yun mailalabas eh. Nasa puso mo lang yun. Masasaktan ka, promise. Masasaktan ka kapag ka hindi mo yun pinagtuunan ng pansin. Yan nga pala yung background ko, iniba ko. Ito yung mga drawing ko. Yan yung mga drawing ko. Nandun, yan, dami dyan. Nandun yung mga drawing ko. Yung mga drawing ko na hindi nila kinuha. Yan, dinisplay ko na lang. Kasi hindi nila kukunin eh. Anong gagawin ko? Lang na itatapon ko, di sayang yung effort ko, diba? Ang mahal-mahal ng drawing ko, tapos itatapon ko lang. Kaya simula nung nagmahal ako, na hindi ko ma-realize kung bakit di ko may paramdam yung pagmamahal ko. Daming nabago sa akin. Natuto ako na yung oras ko, sinasayang ko sa walang dahilan. Natuto din ako na baguhin yung sarili ko. Naghikaw na din ako. Dati hindi ako naghikaw. Naghikaw lang ako nung naging
basagulero ako sa school namin. Ngayon, binalik ko. Ewan kung bakit di ginawa ko to. Kasi isipo na naman ako, hindi na naman ako makakatulog. Dalawang araw na ako hindi nakakapag-online, kung alam nyo, kung nakikita nyo yung Facebook ko. Tagal na din ako nagmukbok sa kwarto ko. Siguro ngayon, babangon ko na yung sarili ko. Ngabas ko na kung ano yung tunay na ako. Ngayon ko kung makakapag-vlog pa ako. Pero sana makapag-vlog pa ako, no? Nakakamiss yung nakakapagpasaya ka ng kakaunting tao. Mula nung nag-vlog kasi ako, alam ko sa sarili ko na magiging paraan ko yun para mapasaya ko yung sarili ko mula ngayon hanggang sa ikakamatay ko. Kasi kung magiging matanda na ako, pupunta na ako sa point na magiging matanda na ako, sigurado ikakasaya ko lahat na naging vlog ko. Kaya yun yung pang pinagkukuhanan ko ng lakas ko dati. Pero ewan ko, ba't napasama pa yung pangarap ko na mag-jowa? Ano tayo na? Jowa, nakakainis. Kwentuhan lang tayo, guys. Parang kung nagla-live, hindi naman naka-live to eh. Wala naman pagkakamali yung taong minahal ko. Hindi ko lang alam kung paano iparamdam yung tunay na pagmamahal sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit naging ganito ako. Hindi ko naman siya sinaktan. Hindi naman niya ako sinaktan. Guilty lang ako sa sarili ko kasi pinangakuan ko siya na magiging masaya sa akin, pero hindi ko nagagawa na pasayin siya. Pangarap ko kasi makasama siya sa vlog. Pero paano di mangyayari? Nakikita niyo yung nasa likod ko, yan pinagugulan ko ng panahon yan para makalimutan ko siya. Para may sabi ko sa kanya na, para masabi ko sa sarili ko na okay na, nawala na siya. Okay na hindi ko na siya makakasama sa future ko. Okay na hindi na magiging kami. Pero di ko matanggal sa isip ko na kung bakit mahal ko pa rin siya. Di ko alam. Siguro dito na lang pag naubos ko to, tapos na rin tong vlog na to. Kasi lagi nang tatandaan mga lalaki, kung magmamahal kayo, huwag kayong mangangako kung hindi nyo magagawa. Huwag din kayong umasa at huwag din kayong magpakagago sa isang tao. Kasi kahit gaano man na kalaki yung pagmamahal mo sa kanya, hindi mo may paparamdam yun. Goodbye.